Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw po mga kapatid. Ito po si Pastor Chevo Banzuelo. At in behalf of my family, kami po ay bumabati sa bawat isa ng mapagpalang Pasko. Salamat po sa inyong pagsama at salamat siyempre higit sa lahat sa kabutihan ng Panginoon na sa pagtatapos po ng taon, atin pong inaalala ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Bagamat atin pong kinikilala na hindi po natin alam yung eksaktong date. Pero isang bagay po ang tiyak, si Jesus po ay sinilang at yan po ay dapat nating ikagalak. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo rin po ay masusubaybayan gamit po ang radyo at pagbati po ng mapagpalang kapaskuhan sa lahat po ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang 702 DZAS, ang 1143 DZMR, ang DYVS at syempre ang DXKI FEBC. Tayo po ay mag-aaral sa pagkakataong ito at pag-uusapan po natin ang kagalakang hatid ng Kapaskuhan. Pag sinabi po nating kagalakan, ay ano ho ba ang pumapasok sa ating isipan? Alam nyo, isang nakakalungkot na statistika ang lumabas. Kapag ka daw ho ganitong panahon o yung season ng Kapaskuhan, yung rate ng depression tumataas. Ibig sabihin po ay marami ang nadidepress, marami ho ang nalulungkot, at marami po ang hindi maramdaman ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At mapapaisip tayo, bakit nagkaganon, di ho ba? Sapagkat nakakalungkot na realidad na sa panahon po natin ngayon ay maranasan po ang ganon. At sangayon po sa mga pag-aaral ay nakita po nila na ang dahilan sa ganito pong pangyayari ay ang katotohanan po na saganang sagana ang panahong ito sa material na bagay, pero maraming tao po ay hikahos sa kanilang basic needs. Kaya kung titingnan po natin, marami po dahil may mga kung tawagin natin aginaldo, meron pong bonus at yung iba po ay may kung ano-anong extra income sa mga panahong ito. At dahil po sa mga extra na ito, sila po ay nagkakaroon ng mas maraming panggastos. Kaya sa panahong pong ito, marami tayong nakikita na mga hindi naman natin needs pero natatamasa ng maraming tao. Ang masaklap po, marami ang lalong nalulungkot dahil kung yung iba, nakakabili po sila ng kanilang mga luho, ika nga, mga gusto. E yung iba ho ay kahit yung kanilang basic na pangangailangan ay hindi po nila makamtan. Yan po ang malungkot na katotohanan. Ngayon pa naman sa panahong ito, kung oobserbahan mo sa kapaligiran, di ho ba? Talagang lahat ng madaanan mo may binebenta, no? At ang tao po lumalagari para samantalahin yung maiksing window of opportunity for business. At ang nakakalungkot na reality po, ganyan na nga po ang naging trend at tatak ng Kapaskuhan. Opportunity for business, nagiging panahon ng stress, panahon ng maraming pagkain, panahon din naman ng maraming nasayang na pagkain, at panahon po ng pagdaloy ng salapi sa mga meron patungo sa mga meron din. Pero marami po sa mga wala o walang wala ay nananatili pa ring wala at walang wala. Yan po ang nakakalungkot na realidad. So marami ang nami-miss po ang point ng Christmas, di ho ba? Sapagkat kung ating titingnan sa banal na kasulatan, nung dumating po ang ating Panginoon, it was not a grand celebration.
Naalala ko po nung isinilang ang aming mga anak. Alam nyo, napakahalaga nung first birthday. Kasi siyempre, excited ka as a parent. Naalala ko sa aming panganay, kada buwan po ay inaalala namin yung kanyang pagsilang. Ano? Ganun pala, pagka first time parent. Ako ho, pangalawa ko eh. Kung kilala niyo yung kapatid ko, si Pastor Jay, napapakinggan nyo sa programang Konektado, eh, siya ho ang panganay. At ako ay pangalawa. At ang biro nga ng magulang namin sa panganay po, eh, sobrang ingat, di ba? Parang siyempre, hindi ka pa marunong. Marami ka pang kakulangan sa karanasan. Pero pagdating po sa mga pangalawa, pangatlo, ay medyo pwede mo nang pabayaan. Hindi ho ako nagre-reklamo, sinasabi ko lang ho. Sa aming panganay, ganun din. Kada buwan ho, inaalala namin. So, sinasabi ko ito dahil nung unang mga panahon na ang Panginoon po ay sinilang, hindi po ganun ang senaryo. Ang totoo po, tinutugis pa nga ang Panginoon, gusto siyang ipapatay. At kung maalala niyo po sa aklat ng Mateo, pinakita po roon na meron po talagang pagpatay sa mga bata na masasabing nasa age bracket or age range ng ating Panginoon. At ang kadahilanan po doon ay gusto pong patayin itong tinatawag na isinilang na hari ng mga Hudyo. Yan po ang nangyari. Kaya merong pagtangis nung panahong iyon. So masasabi natin na hindi naging maganda ang panahon ng pagdating ng Panginoon dahil sa may pag-uusig, merong pagtatangka sa buhay. At maraming mga tao po, kahit ine-expect nila ang pagdating ng isang Mesyas, ang marami sa kanila ang inaasahan po ay isang, kung tawagin po ay political messiah. Yung maghahango sa kanila sa pagkakasakop ng imperyo ng Roma. Yun po ang kanilang ine-expect. E ang dumating po ay isang spiritual messiah. So, yung iba parang frustrated. Bakit ganito? Or, if you remember, ang Panginoon po ay sinamahan ng napakaraming mga tao at yung mga tao pong ito ay kasama ng ating Panginoon at sila po ay excited. Sinalubong po siya yung tinatawag nating triumphal entry. But eventually, we know from the story na yung mga taong sumisigaw ng Hosanna ay siya pang mga tao na eventually ay sumisigaw po ng crucify him. So ang tanong, bakit nagkaroon ng ganitong pagbabago? Ang dahilan po doon, dahil hindi po na-meet yung kanilang expectation. Ang inaasahan po nila ay isang tagapaghango sa kanilang kalagayan, pero ang dumating po ay naiiba sa kanilang inaasahan. At paminsan sa atin din ganon. Yung bang ang tingin natin ang Kapaskuhan is all about material things. Ang totoo po, sa marami, sa ganitong panahon, ang sentro po ay material na bagay. Kaya nga, unti-unting nawawala sa eksena ang ating Panginoong Jesus, nakakalimutan yung ginawa na niya para sa atin. At ang tuon po ng tao, yung ibibigay pa lang daw sa kanila ni Santa Claus. No, nawawala na yung gratitude and thankfulness sa nakalipas na panahon dahil sa ginawa ng Panginoon, at ang tinatanaw na lamang po ay yung kanilang inaasam. Kaya nga masasabi nating malungkot na realidad, at marami po ay hindi nakakaranas ng kagalakan, hindi po dahil sa hindi available ang kagalakang ito, kundi dahil sa mali ang tuon. Kaya sa ating pag-aaral na ngayon ay gusto po nating maunawaan, ano ba yung kagalakang hatid ng Pasko? Okay, ano ba yung hatid sa atin ng Kapaskuhan? Sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang verse 11. Ito po ang sinasabi, Luke chapter 2, verse 8 to 11. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them, and they were terrified. Verse 10, but the angel assured them, "Do not be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." At kung idadagdag po natin yung sinasaad sa verse 12, ang sinasabi po ng passage, "And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth
lying in a manger. Maisipin mo yun, ano? Isinilang po ang Panginoon at siya po ay matatagpuan sa isang sabsaban. Ang sabsaban po ay kulungan ng hayop, at yung madalas nating nakikitang hinihigaan ng Panginoon sa mga larawan, yun po yung pakainan ng hayop, di ba? Kaya nga pag tiningnan nyo sa Gospel of John, para lang magkaroon tayo ng konting pagkaunawa sa sitwasyon ng panahong iyon, ang sabi po rito sa John chapter 1, ang sabi ho sa verse 10 and verse 11 ay ito: He came into the very world He created, but the world did not recognize Him. He came to His own people, and even they rejected Him. So makikita po ninyo ang malungkot na realidad. Naparito siya sa kanyang nilikha, pero hindi po siya nakilala. Naparito siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi po siya tinanggap. Kung iisipin natin, ano, para bang kung alam nating tagapagligtas ang isisilang, abay, dapat sana ipinaghandaan. Di ho ba? Dapat ito po ay in-anticipate. Dapat ito ay pinagkagastusan, pero hindi po. Ang nangyari po ay, ang sabi ng mga tao, there is no room for you in the inn. Ibig sabihin po ay, puno na ang mga kwarto at ang natitira ay ito na lamang. Alam nyo, kahit sa modernong selebrasyon at pag-alala ng Pasko, parang naririnig ko rin ho yung sinasabi dun sa aklat ng Juan, there is no room for you. Walang puwang para sa iyo. Now, look at our Christmas parties and celebrations. Minsan po ay nakakalungkot na parabang masabi lang na merong pagmemensahe tungkol sa Kapaskuhan. Pero ang isip, tuon, ang puso ng tao, wala na huron. Parabang ang tingin po nila sa isang tagapagsalita na magbibigay ng mensahe tungkol po sa tunay na diwa ng Kapaskuhan ay isang malaking kaabalahan. Isang hadlang sa kanilang inaasam na pagkakaroon po ng kasiyahan. Di ho ba? So, in other words, yan po ang malungkot na reality. Parabang kahit sa modernong panahon na alam na natin ang sinapit ng Panginoon noon, nauulit pa rin sa modernong konteksto na nandyan po ang pag-alala sa kaarawan ni Jesus, pero ang pagkalimot sa mismong may kaarawan. Naalala ko yung sinabi ng isang author, tingnan mo nga naman ang ating mga kasanayan kapag kaaraw ng Kapaskuhan. Meron po tayong exchange gift, pero ang tanong, sino ho ang binibigyan ng gift? Di ba? Sa halip na yung celebrant ang bigyan po natin ng gift, nagpapalitan tayo ng regalo. Minsan naiisip ko, ano kaya kung birthday natin? Tapos ay dumating ang mga tao na may dalang regalo, tapos sa halip na sa atin ibigay ang regalo, ay nagpalitan sila ng regalo. Ano kaya mararamdaman natin, di ho ba? We would feel neglected sapagkat tayo ang dahilan kung bakit nandun sila sa kaarawan, pero hindi tayo ang pinahalagahan. At ganyan po mismo ang nakikita natin sa ating kapanahunan. Mga tao na abala sa maraming bagay, celebrating in the name of Jesus, kaya lang po, not really celebrating Jesus. So in other words, they miss the point. At dahil nami-miss po nila ang point, hindi po nila nararanasan yung kagalakang hatid ng Kapaskuhan. At yan po ay makikita natin all around. Sana nga po ang Kapaskuhan ay maging panahon ng reflection, panahon na kung saan maalala, masariwa natin ang pagpapalang tinanggap na at tinamasa na sa pamamagitan po ni Jesus, at hindi po yung inaasam pa lang natin. Marami ho mapuprustrate kasi yung mga inaasahang bonus hindi pa mabibigay, o yung iba dahil siyempre bumabangon pa lang tayo sa pandemic ay hindi pa rin makatatanggap ang ilan. At marami po ang malulungkot pa rin kasi nga ang orientation nila is not the blessing that we already received because of Jesus Christ. Ang tinatanaw po ay yung inaasam pa lang, na sana'y matatanggap pa lang. At dahil doon po ang kanilang pagtanaw, iyon ang kanilang inaasam, nami-miss po nila ang kagalakan ng Kapaskuhan. Kaya ano ho ba ang dapat ikagalak sa Kapaskuhan? By the way, gusto ko i-clarify. Yung word na joy at saka yung word na happy, joyfulness and even happiness, magkaiba po yan. Napakaganda ng paliwanag ng ibinigay ng author na si Warren Wiersbe. Ang sabi po niya, yung joy ay
Ito po ay nakasandig sa ating Panginoon, hindi po nakabase sa sirkumstansya. So, sa madaling sabi, kahit ano pinagdadaanan mo, it is possible to experience joy. Whereas, ito naman pong tinatawag nating happiness ay nakasalalay po sa happening. So, pagka maganda po ang sitwasyon, happy tayo. Pero pagka hindi maganda ang sitwasyon, hindi tayo happy. Yan po ang kaibahan. Kaya po itong happiness ay dinidikta ng sirkumstansya, samantalang ang joy ay nag-uugat sa ating ugnayan, sa ating Panginoon. So para maranasan po natin itong tunay na kagalakan ng Kapaskuhan, una sa lahat, kailangan po nating merong personal relationship with Jesus as Lord and Savior. Oo, isinilang si Jesus. Ang sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." So makikita natin sa talata na ito po ay panahon ng pagsilang ni Jesus at ang sabi roon, upang tayo na sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak. So meron pong ibinigay at merong inaasahang tugon. At yung tugon na iyon ay pagtanggap sa pananampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Tingnan niyo po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 10 to verse 12. Nabasa ko po yung verse 10 and 11 pero gusto ko hong basahin muli at iugnay po yung verse 12. Ang sabi ho ng passage, "He came into the very world He created, but the world did not recognize Him. He came to His own people and even they rejected Him. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Tingnan niyo po yon. Marami pong mga tao ay hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap, pero ang sabi ho ng verse 12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, ito pong pagsilang ng Panginoon, hindi lang po ito isang panahon na nagagalak tayo dahil may isinilang, di ba? Iba ho ito dun sa meron kang anak na inaasam na matagal mo nang gustong magkaanak, tapos nagkaanak, yehey, hindi po ganun to. Ito po ay pagsilang ng tagapagligtas. It is much more than that. Sapagkat ang resulta po nito ay hindi lamang kasiyahan, ito po ay tunay na kagalakan dahil yung ugnayan sa Panginoon ay posible na. Dahil ang pagdating po ni Jesus ay merong pakay o layunin at ang pakay po nito ay upang ialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. So in other words, siya po ay sinilang upang mamatay at sa kanyang kamatayan ay magdulot po ng kaligtasan para sa mga tinawag ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po ninyo sa 2 Corinthians chapter 5, ito po ang sinasabi sa verse 21. Ang sabi ho ng passage, "For God made Christ who never sinned to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ." So ito po yung layunin. Upang magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon at sa pamamagitan po ng ugnayang ito, tayo po ay mapanumbalik sa relationship natin sa Panginoon. So yan po ang layunin ng pagsilang ni Jesus. Sinasabi rin sa Hebrews chapter 10 verse 1 and the following verses na kaya po siya isinilang, kaya siya nagkaroon ng katawan na kagaya po ng sa atin ay upang ialay ang kanyang sarili bilang sapat na kabayaran para po sa ating kasalanan. So yun po ang kanyang layunin. Kaya mga kapatid, marami po sa atin, marahil may mabibili ng gusto nating bilin. May matatanggap na gusto nating matanggap sa kabila ng meron din namang hindi makatatanggap. Pero ito ho, even if you gain the greatest material blessing this year, if you do not have a relationship with Jesus Christ as Lord and Savior, you miss the point. Sayang, sapagkat alam mo ang Pasko, alam mo ang dahilan kung bakit may Pasko, pero hindi ka tumugon sa tunay na layunin ito. Masyado tayo nabubulag sa material na bagay na para bang yun na lamang ang pagmumula ng ating kagalakan. So, pag hindi natin nakamtan, we miss the point. Kaya ho, sa panahong ito, napakahalaga na ating imulat ang ating mga sarili
sa mga espiritual na katotohanan. Ano nga ba ang biyayang hatid ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus? Ilang bagay po ang gusto kong i-highlight sa pagkakataong ito. Una po, yung tinatawag na sovereignty ng ating Panginoon. Ang sabi ho sa Romans 8:28, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." Sa madaling sabi, mga kapatid, ang pagdating po ng Panginoon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Isinilang na isang bata, pinapatay, pinako sa krus, later on, ang akala ng iba, ito po ay pagtatagumpay ng kaaway, pero ang reality po ay pinapakita sa atin na maging ang mga bagay na sa ating pananaw ay tila negatibo sa kamay ng makapangyarihang Diyos, ito po ay magdudulot ng katuparan ng kanyang layunin. Pangalawa po, yung wisdom ng ating Panginoon. Ang sabi ng verse 29, "For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters." Alam nyo, napakaganda ho dahil sa maraming paraan na pwedeng itugon ng Panginoon eh, no? Kung iisipin natin, para i-please tayo, kung yun ang layunin. Pero isipin natin, bakit ho ang ibinigay sa atin si Jesus? Meron pa akong narinig na ang sabi, "Lord, Your son is good, but we need cash." Ang grabe, ano? Okay naman yung anak mo, Panginoon, kaya lang masana kinash mo na lang. Alam nyo, yan yung mga taong hindi naiintindihan yung wisdom ng Diyos. Imagine mo ito, kahit ano pwedeng ibigay ng Diyos. Pero bakit yung kanyang anak? Sapagkat merong mas mataas na layunin, at ang layuning iyon ay upang magkaroon tayo ng ugnayan kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo po is God's faithfulness. Ang sabi ho ng verse 30 hanggang verse 31, "And having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them right standing with Himself. And having given them right standing, He gave them His glory." Verse 31, "What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us?" So makikita natin sa passage na ito, mga kapatid, ang napakagandang katotohanan na ang Diyos na ito na nangako noon ay hindi nagbabago, at ang Diyos na ito ay hindi nababawasan ng kanyang kakayahan, na naman ang ating sinapit, pinagdaraanan, God is still capable because God does not change. Yung word po na faithfulness, ang ibig sabihin niyan, God is unchanging. He is immutable. Nagbabago man ang sitwasyon, nagbabago ang karanasan ng tao, nagbabago pinagdadaanan ng tao, pero ang Diyos po ay nananatiling tapat at ang Diyos ay hindi magbabago. At dahil dyan, ang kagalakan po ay mananatili sa atin sapagkat ang sinasandigan ng kagalakang ito ay Diyos na hindi tayo bibiguin. Nangako siya noon, kaya niyang tuparin, ang pangakong ito ay nananatili ngayon, at ang kakayahan para ito po ay tuparin ay nananatili pa din. Yan po ang ating katiyakan. At panghuli po ay ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi ng verse 32, "Since God did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else?" Assurance po ito. Kung naibigay niya ang sukdulan, ano pang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob? Kaya nawa, mga kapatid, ay maranasan natin ang tunay na kagalakan ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng tunay na kaugnayan kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, sapagkat yan po ang tunay na layunin ng pagdating ng ating Tagapagligtas. Mula po sa aking sambahayan, patungo po sa bawat isa sa inyo, muli bumabati po ako ng mapagpalang Pasko. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email